lang yon, nagbukas ang pinto ng showbiz. Ano sabi ng tatay mo? Wala. Basta sabi niya, I don't want to see that guy anymore, ganyan, ganyan. So when he left for Europe, kasi nga, he would travel a lot because of the abaca business nga we were exporting. So when he left, yun na. I took the chance already to become an actress. First was Temptation Island. Temptation Island muna. Why do all the things you have to say always lead to love? Love, 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 love. There are better things to talk about naman, ah. Like what? Oh, ano na natatandaan mo sa mga dialogue mo doon? Kasi nakakatawa ko mag-Tagalog doon sa movie na yun. Halatang-halatang hindi bihasa sa Tagalog. Correct. So, ibig sabihin, nung in-interview ka ni Mother Lily, si Mother Lily din naman, hindi bihasa sa Tagalog, no? Mm. So, talagang pinackage ka na Taglish, na broken English ko, Leala. Right? Yeah, parang she just let me be. Tapos sabi niya, this will be the new era of actors in showbiz. Na talagang from the class A na nag-artista. Kasi usually yung mga artista. Galing sa hirap. Yeah. So, doon na yung mga breed namin. Si Alfie, si Gabby, ako. So, ito na yung mga social na naging artista. Ibang breed. No, please don't go. But I've never danced in front of a man. Parang sabi naman ni mother mo, kang bumongga ka among all the others, so let's give you a solo starter. So yun na nga, naging 14. Yun. Tapos naging partner ko na uli si Alfie doon and Gabby. Si Gabby, kailan kaya siya uuwi dito? Ni sulat, wala pa akong natatanggap sa kanya eh. Yun na, nagtuloy-tuloy na. Ano ba yung mga memorable movies mo? Siyempre yung Underage. Ang talagang tatandang dalaga dito sa ating tatlo ay itong si Sabi yun! Eh sino ba namang lalaking lalapit sa'yo eh, sobrang dunong. Marisol's yes, Underage. Memorable yun. And then of course, my movies with Lino Broca. Siyempre, yung unang-una kung hindi ko makakalimutan si Lino nun, we were doing a movie na gusto niyang umiyak ako in one eye. Sabi ko, what? I only want one eye to cry. How is that even scientifically possible? Sabi niya, Hilda Coronel can do it. Well, I'm not Hilda Coronel. Siyempre, na-challenge ako. Okay. Sabi ko, let me try it. Di-trinay ko. Nagawa ko. Nagawa mo yung pumatak sa isang mata? Yes, one. Sabi ko, I did it. Just one eye. Hanggang sa, naging magkaibigan na kami ni Lino. Kasi, kumbaga nagawa ko, okay, good, so you can do it. And then that's when I decided na I wanted to hone my craft. Sabi niya, you know, it's one thing to be a teen star and a box office star, but it's another thing to be an actress. You want to be an actress. Don't you want to be an actress? Yes, I want to be an actress. Ayun. Tapos yung pa, si Eddie Garcia, memorable din sa akin when we did Tinik sa Dibdib. Nalaman ko, Bicolano pala siya. Oh. And paano ko nalaman? Nagchichismisan sila ni Dindo Fernando in Bicol. And he was saying in Bicol na, tino mo tong artistang to. Maganda sana, kaya lang parang kulang ng, you know, kasi napaka-stiff, ganyan. Pero magaling, maganda to, pwede siyang gumaling kung talagang pupursigin niya yung pag-arte niya. Tapos di finally, sinagot ko sa Bicol, sabi ko, hoy, nadadagog ko ka mo ha? Pig-uuro na nindo ako. Nagulat siya. Sabi niya, Bicolana ka? Iyo po. Parang puti-puti siya sa sukal. Napahiya siya. Napinag-chichismisan nila ako ni Dindo Fernando na, ay, Bicolana pala itong sobrang gentleman na direktor. Yung mga favorite ko, si Eddie Garcia, si Lino Broca. Case Ma, I only had one movie with him eh. And then, okay din naman si Marilu Diaz-Abay. I worked with probably the best directors. I know, you're so blessed that way. And they were all during those days. Yeah. During that time. Tsaka that time talaga, it was big to win a best actress or a best supporting. Kasi, ano nga ba yung pinanalo mo? Magdusa ka. Inay, nakikiusap ko ako sa inyo. Nagmamakaawa ho ako. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Inay, I almost did a grand slam except for one. Wow. I didn't win. And then for Tinik sa Dibdib, I also had two. So parang wow. So what's the secret? Anong sikreto para maging award-winning? They always say, acting is no acting. You have to be the character. Mm-hmm. So like I always say, when I have a role, I pretend that there's a pair of shoes there. And let's say the name of the shoes, for example, now in the soap I'm doing, I'm Giselle. So, yun ang shoes ni Giselle. The minute the stylist puts the shoes on me, I am Giselle. Right. You're not acting. So, you have to create like a character sketch. Paano napunta naman sa pagkanta?
Ay, mga panahon. Ng, ano. Yan naman kasi is, ano, when we were doing Age Doesn't Matter with Vic Soto, that song was intended for Sharon Cuneta, yung Bakit Ba Ganyan. But Tito didn't like the song for her. So, sabi ngayon ni, ano, eh, we were supposed to sing a duet sa movie. So, sabi ngayon ni Vic, to, kunin ko na lang yung kantang para kay Sharon, bigay ko na lang kay Dina. Yun na lang ang duet namin. Sabi niya, eh, paano mangyayari? Hindi, may kanta ako. Kaya yung, di ba yung ano niya, yung, there's this song na, pagpatawad mo, minahal kita agad, binibini ko. Ikaw yun! Yeah! Ikaw yun! The beauty queen that I was. So, okay, yung sagot doon naman is, bakit ba ganyan? Ang ibig ko'y lagi sagot yun doon sa... Mula't maraw ay hindi pagsasawaan ang iyong katangian. Wow! Yun. Do they still ask you to sing that? Always. Always? Gold record, album of the year. Ano magagawa alam niya? Diba? Yes. A national anthem siya, kanta po. Tsaka anywhere I go nga, kahit anong bansa, alam nila yung song. Sabi ko, tagal diba? Na nun ha. Nasa lahat ang videoke, sis. Ano ka ba? Well, nandiyan na siya lahat. At least, meron na akong pillar sa showbiz. Alam mo ba yung song na yon di produced ni Vic yun, but it was written by Boyet Palisok. So, hindi si Vic ang nag-compose. It was Boyet Palisok, but Vic produced it. Okay. And then, yun na nga, nung ilalabas na yung song, 18th birthday ko na, sabi niya, I'm not going to give you a copy of the song if I'm not your date for your debut. Sabi ko, duh, you? Sabi ko, come on, you can't be my date, you know that. I mean, you're not my boyfriend, hello. And people are gonna think I'm with you when I'm not. And he said, you're so mataray naman, sige na, make me na your date for you. Naging English si Vic sa'yo, napilitan. Oh, I forced to good siya, no? Otherwise, I won't talk, ano. Alala ko nung pag nagjo-joke siya sa akin, can you stop your toilet jokes? It's just so crass. Ano? Sabi ko, your toilet jokes are just so crass. Oh, sabi niya. Pinesearch niya pa ako na yung crass. Oh, dyan siya kumikita. So anyway, syempre napilitan siya, no? Oh. Ayun, di sabi ko, eh may date ako dapat, doktor. Na yun ang gusto ng daddy ko na sabi niya, I want you to meet this guy, he's a doctor. Eh, syempre ang daddy ko parang pinaposisyon niya na yung mga anak niya na to marry well. Nagkataon naman, that guy, hindi siya pumede. Parang may operation siya that day, ganyan-ganyan. So, wala na akong date to my debut. Tapos sabi ko, hey, didn't you say you were gonna give me a copy of the, no, of my record? Can you bring it to Manila Hotel? Why? That's your party, no? Sabi ko, yeah, it's my party. It's my debut. Eh, pinasara ko yun yung appray. Oh. Bring it na, sabi kong ganun. Okay, I'll go. So you're inviting me na? Hmm. Yeah, if you want, you're my date pa eh. Sabi kong ganun. Para dali niya yung kopya ng ano. Nako, oh, bakit ba yan? Dinala niya nga. Dating siya, naka 450 SLC na Mercedes-Benz. Ang ingiteron tatay ko, naka 450 SLC, saan niya hiniram yan? Naka Daneche jacket pa, tsaka anong, ano yan, saan niya ba hiniram yan? Oh. Daddy, sabi ko, you're so mean. Oh. Why do you always think that he's poor? Why are you making him ape? And lagi siyang inaape ng daddy ko. Ayun, anyway, yun, binigay niya na yung song. Oh. And then tuloy-tuloy na. Pero gusto mo na siya noon? Hindi pa. Ah, hindi mo pa siya gusto? Nagustuhan ko siya kasi sobra na siyang inaape ng dad ko. So parang kawawa naman. He's so nice. Tapos, oh, that guy gave you flowers. Oh yeah, where? They're in the trash can. Why? I haven't seen them. I don't want you to marry somebody from showbiz. Really? Showbiz? I didn't send you to the best coast to... Kaya sabi ko, Dad, masyado ka mapangliit. Ganyan-ganyan. Oh. Tapos, di yung mga dialogue ni Lino, inaano ko na, huwag mong minamaliit. Mas malala ka pa sa malansang isda kung hindi mo mahal ang Tagalog. So, of course, yung daddy ko, parang na-educate ko na siya na parang hindi na siya masyadong matapobre. Parang grabe naman to.